Guys, oh, mati na. Hello guys, andito na naman po kami uli. Dito po kami sa bukid. Dito kami mag i-intro. Wala kasing magandang ano doon sa may amin eh. Wala magandang view. Wala magandang dito tayo sa bukid. Ayan, welcome back guys. Kali may online, nandito na naman tayo. Magbibigay na naman tayo mga informasyon, may mga ipakikita tayong mga coins, mga barya ng ating mga subscribers, mga viewers na pinupost po nila doon sa may Kalimay O9 Facebook page. Kaya kayo po, kung meron din po kayong gustong ipakita or ipakilatis ng mga coins, mga error coins, guys, no, i-post nyo lang sa may page community, Kalimay O9 Facebook page. Yung malinaw po ang video or picture para mas maganda po pag kinontent na natin. Mas malinaw po natin maisasama sa ating mga content. Ayan. Yun. Ayun na. Ang init. Ang init nga eh. Maaalin sa akin eh. Hindi natuloy kasi yung ulan. Hindi tumuloy yung ulan. And guys, so samahan nyo kami sa content. Tapusin nyo na para makita nyo. Maganda po yung main coin natin na ipakikita dito. Kaya huwag po ninyong i-skip yung video. Tuloy-tuloy nyo lang para yung mga information na sinasabi ko, binibigay ko, eh, nasasagap ninyo lahat. So, tara! Bye! Okay guys, what's up? Welcome back. Kamusta? Ano pong balita sa ating koleksyon? Bago lang tayo magtuloy-tuloy muli, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick yung bell para palaging updated kapag meron po tayong mga bagong upload sa YouTube. Ayan, ang ating pong unang coin ay pakikita ay kay Albert Tolillo. Ayan, salamat ha. So, salamatan ko na kayo, Albert Tolillo. Salamat. Ang coin mo, pakita na natin. Alam nyo kapag gantong may mga nastiko, alam na natin agad kung anong error to eh. Di po ba? Ito po yung mga error na tinatawag na rotated die error. Ayan, Albert Tonilio, ang iyong coin ay rotated die error. Ayan, magandang i-collect yan, syempre. At yung ibang mga collector niyan, dati nung bago lang ako sa pagkukontent, nagtanong ako kung magkano, no? Yung piso, nagtanong ako, ang sabi ng isang collector, sabi sa akin ay 20 pesos ang isang rotated die error. Kaya di ka naman pinagbili, kumuha lang tayo ng idea. Dati pa yun, pero ngayon malamang tumaas na ang mga value nito, mga rotated die error. Kaya huwag mo tayo magmamadali, ano? Ayan, Marijen Fernandez, ang barya mo naman ang ating ipakita. Say, rare error po ba ito? Ayan, tinatanong niya. Karamihan talaga, maraming concern about sa mga error coins. Maganda kasing i-collect mga tuno. Ayan po, tignan nyo. Ang sagot po sa iyong katanungan, ito po ay mga die adjustment error. Ito po ay hindi mga rare error. Marami na po tayo nakikita nito mga die adjustment error na to. Yung mga nawawala yung muka, nawawala yung mga letra, nawawala yung mga numbers sa barya, no? Die adjustment or trials error. Depende na lang po sa level ng kanyang pagka-error. Kung halimbawa halos nabura na lahat, ayun, mga ganon, no? Narciso de los Reyes Idol, pakitingin po itong aking barya. Error coin din ito. Tingnan nyo naman yung kanya sentimo. 10 centimos taon, ano ba yan? 2017, ano? Sa aking pagkalala, ang error na to ay lamination. Yan guys, no? Lamination flow error. Parang ganun, ano? Legit ang iyong coin. Ayan guys, no, kapag hindi nyo pa po alam yung mga maraming katawagan sa mga error, search nyo lang sa Google, no, kung meron naman kayong mga internet dyan. Gamitin nyo ang inyong internet at matututo po tayo. Next, Adonis Vidal, Guy and Pip. Ba? Guy and Pip, ha? Jackpot ka kay Guy. Ay mali, kay Esme pala. Sorry. Tanong, Idol, kung may ginawa ba ang BSP na kulay dilaw, 1 piso, NGC? Salamat po. Ikaw, Adonis Vidal, may pagka-joker ka rin, ano? Ayos yan yung mga ganyan. Gusto ko yung mga ganyan tao, mahilig magbiro. At kung sasagutin ko naman yung iyong katanungan, wala. Siyempre, walang ginawa ang BSP series, I mean BSP, na dilaw na NGC 1 piso. Medyo curious lang ako dito.
hindi kaya nagkaroon ng reflection lang ito. Mas maganda siguro, Adonis, kung videoan mo ulit at natitignan natin. Pero kung talagang dilaw siya, ikaw naman ang nakakaalam niyan, ano? Kung talagang dilaw siya, ito po ay pasok sa toned, no? Toning, no? Nagbago yung kulay niya. Toned coin po ito. So ayan, Adonis, ha? Sagot ko na yung iyong katanungan. Videoan mo sa susunod at tignan natin ulit yan. Na next kay Adonis Vidal ulit, no? Ganito magdala ang katutubo nating mangyan sa USA. Ganyan din ang gandang pagmasdan. Maraming coins to si Adonis, no? Adonis, baka pwede naman na pamahagian mo ko yan. Mag-donate ka ng mga coins sa ating channel, no? Ayan, so yung barya mo, ito yung mga United States of America, $1. Sa aking pag-alala, meron pong mga rare na gantong $1. Yung agila na yan, kung makikita yung agila na yan, yung rare nito ay yung meron pong palasong nakabaon dyan sa kanyang dibdib. Kaya tignan nyo guys, no, baka marami kayong mga gantong $1, United States of America, no? Ano ba itong E? Ay, basta ganun yan. Tapos ito yung sa kanyang Ubers. Ayan ang Ubers niya, no, para maging familiar lang kayo. Liberty, tapos year 2000 ito. Tapos may mint mark din siya, kagaya sa atin. Ayan, may nakasulat na In God We Trust. Ayan, ayan po ang Ubers ng bariyang ito, no. Yun nga, tandaan nyo na lang yung sa may reverse niya, sa may agila. Pag nakita nyo na merong palaso nakabuo doon sa dibdib nitong agila na to, American Eagle na to, yun po ang pinaka-rare na $1 at malaki na po ang value nun. Tapos yung sumunod na coin, itong kay Ting Pot, ito po yung likod, ito, no? Ito na po yung coin mo, error din ito, kita naman natin na error eh. Tignan natin, ito raw yung ba? Tignan nyo guys, mukhang kayo muna mag-desisyon, papakita ko muna sa inyo, no? Ayun yung reverse, 5 piso ito, BSP series coin din ito. Ayan, kilatisin nyo mabuti guys. Kaya ako muna mag-comment, ha? Kasi gusto ko masanay kayo. Pagganahin natin yung ating mga abilidad sa pagkikilatis ng coin. Kung man-made ba or mechanical error ito. Tingnan nyo, ayan. Ito na po sir yung Ubers. Ayan, sabi nyo, ito yung Ubers ng kanyang barya. Matindi ito guys. Meron na akong sagot dito. Pero hayaan ko muna kayo magbigay ng idea kung ano sa tingin nyo. Guys, ha? Yan, kitang-kita nyo naman. Sinusum ko na para mas makita ninyo. Pero maya-maya, mas kikilatisin pa natin yan bago tayo magtapos. Ayan, ayan yung detalye ng barya nyo. At kung ako naman ang tatanong nyo, guys, ang coin na ito ay legit na error po. Kikita nyo naman po yan, sa kanyang mga striking, no? Siyempre, nangyayari itong mga gantong error kasi defective po yung planchet niyan, no? Hindi ko lang din masabi kung multiple striking ang tawag sa error na ito, pero sure na sure tayo dito guys, ito po ay error. Ayan, no? Kikita nyo naman guys yung mga guhit, yung mga kung paano siya, yung mga tupi, no? Yung mga tama niya, mahalata mo na talagang siya ay mechanical error. Ayan, makikita nyo naman natural na natural at hindi po sinadya or yung tinatawag na human or man-made error. Ayan, napakaganda po ng coin na ito. At syempre, kung pag-uusapan naman natin ay value na pinakaabangan ng lahat, no? Syempre, yung mga baguhan dyan, no? Kung sila yung concern lagi sila kung magkakano ba pwedeng ibenta. Normal lang naman po yan, no? Pag ganito ang error mo, guys, abay, lalong-lalo na kung sa international natin maipagbibili ito, hindi malabo na maipagbili mo ito ng 10,000 o higit pa. Totoo po yung guys, kasi sa ibang bansa, talagang pinahalaga nila yung mga gantong klaseng error. Lalong-lalo na yung level, no, yung level ng pagka-error niya, kung makikita nyo naman, ano? Ayan, no? Error na error po talaga yan. So, yun na nga, 10,000 hanggang higit pa, no, kung may pagbibili nga natin sa ibang bansa. Kaya kung meron kayong mga alam na mga online platform na pwede magbenta ng mga ganito, gusto nyo ipagbili, no, mag-search lang kayo, mag-research lang kayo dyan. At gamitin lang natin yung internet natin. At kung dito naman natin na ipagbibili, no, gusto mong ipagbili sa akin, ano, gusto mong ipagbili sa akin, no, pero sa tingin ko ayaw mong ipagbili ito, eh. Lalong-lalo na, no, sinabi ko mong
maipagbibili mo. Maipagbibili mo. Ito, nabubulol na naman tayo, diba? Kung maipagbibili mo ito, nga ng 10,000 o higit pa. No? Kaya lang, sa ibang bansa nga lang yun, ano? Kung dito naman sa atin, siyempre hindi ko bibilihin po na 10,000 ito. Pag dito sa atin, hindi po tayo makakaasa na maipagbibili natin ng ganong kamahal. Kasi local lang tayo, eh. Nandito tayo sa Pilipinas. So, yung mga presyong maiaalok dito sa barya mo, o yung makatwiran, ano, yung hindi ka naman din malulugi. No, kaya kung gusto mo ng idea kung magkano po pwedeng mabili ito dito sa atin, siguro mag-PM ka, no? Pwede ka mag-PM sa amin, eh. Pero sa tingin ko nga yun, alam kong hindi mo ipagbibili ito dito. Pero kung gusto mo sa ibang bansa nga lang, matatagalan yan. At maghihintay ka. Kung alam mo, na-listing mo na yan, maghihintay ka. Ganun yun. At medyo mabusisi din, gagawa ka ng account mo. Diba? Gagawa. Dapat meron kang bank account. Kasi siyempre, ayaw naman natin na makompromise yung ating mga bank account. Iisipin natin, baka may mga scammer pa, diba? So, ingat lang tayo. No? Kaya kung ako sa'yo, may advice ko sa'yo, diyan mo lang muna yan. At research ka, magtanong-tanong ka. Ako, pwede mo rin akong tanongin about kung paano ito may pagbibili. So yan guys, maraming salamat sa mga nag-share ng kanilang mga coins. Kayo din sa may mga gusto, i-share nyo na guys ano pang inaantay nyo para may content natin. So hanggang sa susunod po, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell para palaging updated. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo.